back again to my YouTube channel. Nandito ako sa Scarborough Town, naghihintay. Naghihintay ako ng ano, ng bus ko. Dadating na. Nandiyan na? Hindi. 3:10, 34. Nandito kami sa may bridge ng Scarborough Town. Kasi lamig sa baba, kaya dito kami. Si Marvin kakagaling lang din sa school. Tapos kanina guys, natingin ako sa ano, sa Aldo, may lumapit sa akin sila. Ay, hindi ko natanong pangalan nila, Ate Kuya. Pero sinabi nila sa akin, lagi daw nanonood sa akin ng tita nila. Si Tito Dore, yes, yes. Tapos sabi nila, Kuya, sa akin. Kaya daw kilala nila ako kasi daw si Tito Do, lagi daw everyday daw nanonood sa amin. Nandun daw sa screen ng TV yung ano, yung mukha ko. Tapos sabi nila, si Marvin, di ba ano, sa Tim Hortons nagtatrabaho? Yung lagi may paso. May bagong paso na naman sila, si Marvin guys. Tapos ayan, nagkwento-kwentoan kami si Kuya. Si Kuya na na-meet ko kanina, hindi ko natamaro yung name nila. Nurse si Kuya, nakagaling. There sila, puro nurse yung mga nakikilala namin dito sa Canada. Ang dami no, tapos yung ibang lahing nakausap ko, sabi niya, ang dami daw niyang na-meet dito. Yung mga Pilipina daw, mga Pilipino, puro nurse daw dito sa Canada. Sobrang dami daw. Kasi mga naging kaibigan daw niya, puro Pinoy, Pinay na ano, nurse. Ala, lumalakas yung snow. Hanggang mamayang gabi ba yan? Yung snow na yan. Ayan. Check ko nga mamaya kung hanggang mamaya. May dala naman akong scarf, tsaka ano. Nasaan yung 130 ko? Ayan na yung bus ko guys, mababa na kami ni Marvin. Can we ba sa bahay? Uwi ng hobby. At ito na yung bus ko eh. Ano oras ang bus mo? 4 minutes. Tama ko lang guys, yung tama ng snow sa pag ganito. Kaya ang dami kong ano. Talikod muna tayo. Kasi dito kasi ako papunta eh. Nihintay ko lang na mag-stop yung mga ano, sakyan. Dahil walang pedestrian dito eh. Kahit dito sa kabila, wala din. Wala. Lamig. Bakit walang tigil? Walang tigil. Locker, guys. Uy, maganda yung bagsak ng buhok ko ngayon. Nag-blower kasi ako. Tinuyo ko talaga siya before ako lumabas ng bahay. Kanina kasi, 9:30 yung pasok ni Marvin. Tapos nag-alarm ata siya. Hindi ko alam kung anong oras yung nag-alarm. Basta nagising ako kanina, tapos hindi na ako nakatulog. Nakatulog na ako nung pag-alis niya mga, ano na siguro, mga 9 na siguro, siguro. Mga 9 na siguro ako nakatulog, tapos nag-alarm ako ng, may alarm, nalimutan ko may alarm pala ako ng 10 a.m. Tapos nag-alarm siya, pinatay ko, di ko na malaya, nakatulog na naman ako guys. So nung nakatulog ako, nagising ako mag-11 na. Medyo hindi tayo haggard today. Kasi hindi magulo. Hindi talaga, nakakaganda talaga sa babae kapag ang ganda ng hair mo, no? Pag maayos yung ano ng buhok mo. Hindi buhag-hag yung buhok ko ngayon. Hello. Ito muna yung jacket ko, guys, kasi ang bigat-bigat niya. Ah, diba? Ang ganda ng ayos ang buhok ko. Ito, natural na to, guys. Natural na yan. Yan, hanggang dito. Tapos ito ata, yan. Yung, ito pala, yung may kulay. Ano yan, rebanded yan, kaya... As in, ang dry. Wala na akong balak magparaban kasi maganda naman yung tubo ng buhok ko. Ayan no, bagsak na naman siya. Hindi na siya kulot. Kaya lang ako nagpaparaban nun kasi kulot eh. Ha? Ang galing no? Hindi na siya kulot. Nakakatuwa naman. Si Marvin, pauwi na din yun sa bahay kasi madami pa siyang gagawin. Ang dami niyang deadline sa school. Tapos kanina, nag-gym lang daw siya. Ben, nag-gym pala ako. May ko, wow, pa-gym-gym na. Tapos, pinupuri ko siya kanina kasi sabi ko, ang ganda na ng hubog ng katawan niya. May ano na dito, masal-masal na konti lang. Tapos yung dibdib niya, masal-masal na din. Maganda na siyang tingnan. Tapos sabi ko, paano ba pag ano, pagtapos na yung school mo, hindi kang makapag-gym. Dito lang sa bahay kasi alam niyo one time. Kasi yung mga pinaglalagyan ng ano, ng mga... pang laundry. Ano yun yung liquid? Yung parang galon. So, kasama siya nung mga, yung isa kasing dalawang galon ata. Yung dalawang galon, tubig na lang pala siya. Ito naman si Marvin, isinama siya doon sa
sa may ano, yung galon talaga na liquid pa ng, ano ba yun, sunlight ba yun, na sunlight na pang laundry. So, nung nag-laundry ako, binaba ako lahat ng laundry, tapos pagtingin ko, bakit parang iba yung ano, yung liquid, parang tubig, tas inamoy ko, konti lang yung amoy, sabi ko, siguro ganito talaga, kasi mula na nagpalit kami ng ano nga yun, nung sunlight, si Marvin lagi nag-laundry noon. Tapos, nung first time kong gamitin yun, kaya nagtaka ako, sabi, ganito ba talaga yun, parang tubig, tapos ano, tapos hindi masyadong mabango, kasi nga muro, $10 lang siya. Kaya yun ang binibili namin ni Marvin. Tapos nung pagdating ni Marvin, sabi ko, babe, ba't ganyan yung ano natin? Ganyan pala yun. Tapos nung tinignan niya, ay, babe, sorry. Nilagyan ko kasi ng tubig tong dalawang galon. Gawa nang wala nang laman. Dalawang galon pang exercise ko para dito. Ah, sabi ko, ayusin mo yung laundry natin. Ulitin mo. Loko to si Marvin. Tawan-tawa sa akin. Sabi niya, hindi mo malang na-realize. Ay, hindi ko nga, ano, na ganun pala yun. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, yun. So, magbe-base na ako, guys. Para mamaya na lang ulit tayo mag-checkahan. Pag nag-break ako, yay, break. Nag-iintay na tayo ng bus. Pero hindi pa ako lumalabas dun kasi ang lamig-lamig. Padating na naman, ilang minutes na lang. Tapos nag-message sa akin si Marvin. Ay, may ba ano pa nung bonnet hairnet ko. Message sa akin si Marvin kasi ano daw gusto kong ulamin. Pagluluto daw niya ako dahil nga patulog na rin siya, may trabaho siya bukas. Kaya sabi ko gusto ko ng tocino. Sabi niya meron pa pa nun, be? Kasi nga 'di ba nag-ano nga kami nag mukbang ng Pilipino breakfast, akala niya naubos niya lahat. Sabi ko, mayroon pa, nakita ko kanina. Sige, bae, pagluto kita. Pero ikaw na maghugas. Ayan na yung basko. Ayan na ako, guys, na bastog na niya. Yung mga ano ng snow. Ganyan. Nag-snow pa pala. Matagal kaya yung snow kanina. Hindi ko na kasi namalayan. Dahil nga tayo ay nasa loob na ng warehouse. Ng factory. Ayan na tayo, guys. Nagugutom na talaga ako. Konti lang naman yung kakainin. Ewan ko kay Marvin, pati ang dami nang niluto niyang ulam. Ayun na guys, ano, ulam na. Tapos yun, na-stress ako kanina. Kasi, malapit nang matapos yung oras ko. Tapos nakadalwa or tatlong beses atang nagka-problema yung machine ko. Lagi ako napuputulan ng wire. Wala akong ginagalaw dun ah. Kasi may time daw talaga na ganun. So, ayun. Tapos sabi ko dun sa katapat ko, sabi ko, kaya ko pa bang tapusin to kasi parang meron na lang ata ako 20 minutes. Ang dami pa eh. Ang dami pa. Tapos yun, syempre yung akin isang machine lang, tapos mabagal yung labas niya. Tapos sabi niya, if hindi daw kaya, okay lang. Okay lang daw. Huwag daw mag-alala. Pero ako syempre na ano ako eh, gusto ko matapos. Tapos, ayun, tagal pa bago na ayos. Sabi ko, lo, paano kaya to? Tapos kanina habang nakaupo ako, nakatingin ako dun sa machine ko. Habang, parang natulala na ako kasi nintay ko siyang magkaan dumami. Tapos sabi sa akin nung super, stop na daw. I have only 15 minutes na lang daw para mapuno ko yung mga arms ko. Sabi ko, paano yung box ko hindi pa tolo? Tapos okay lang yan kasi nagka-problema naman sa machine mo. Huwag kang mag-alala, sabi niya ganun. Ay ako syempre na ano, daming chika ni Crystal. No? So guys, pasensya na kung si Marvin ay mahina ang boses. Medyo mahina boses ko ngayon kasi syempre tulog na yung mga kasama ko anong oras na. Ayun. Kasi si Marvin ay talagang mahihain yan. Inaano ko lang siyang mag-vlog. Pero sabi niya, natutuwa na rin naman siya mag-vlog. Kaso nga, ang hina nga ng boses niya. Tapos nahihiya siyang mag-vlog sa labas pag nandun siya sa school. Kaya sabi ko sa kanya, gamitin niya yung mic. Tingnan-tingnan na lang niya kung may ilaw. Kasi nga, nung last time nag-vlog kami, di namin ano na, lobat na. Or hindi ko alam kung mabilis siyang malobat or ay awan. Kaya nga gusto ko sana dito na lang kami bibili. Galing pa pa kasi yung Pilipinas sa Shopee. Pinasabay namin. Kaso yun. Kaya dito na lang. Eh, nag-check kami ng mga mic. Medyo mahal kasi. Hindi pa namin kayang bumili nung unahin pa namin yun. Next time na lang.
Kaya sabi ko, Marvin, subukan niya muna yung mic. Tingnan-tingnan na lang para kahit mahina siya magsalita. May sobrang hina kasi talaga ng magsalita. Guys, yan ako. Kaya, alam nyo ba, yung mayroon akong phone na yun yung ginagamit ko nung bago pa lang kami ni Marvin. That na nagliligawan, ganyan. Bit-bit ko siya dito sa Canada. Tapos, inaano nga sa akin ni Marvin, nahayaan ko na daw. Kasi ano na siya, parang naghang na sobrang bagal na. Pero, binubuksan ko pa rin siya. Sabi niya, bakit mo ba hindi mo maano yan? Nandito kasi yung memories natin, yung mga picture namin, bago pa, yung mga video. Kasi mahilig ako mag-video talaga nun, guys. Hindi pa kami pa-vlog nun kasi wala. Ano lang. Parang memories lang. Hilig kong video siya, o kami mag-video ako. Oh, be, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, okay lang yun, bebe. Okay lang yun. Sabi niya, kahit wala na daw. Sabi ko, kuya ako. Kaya parang binubuhay ko pa rin para hindi siya matuluyan pa. Tapos, move on na daw ako. Ano mag-move on? Ay, naku, guys. Nung naalala ko, nung bago pa lang kami ni Marvin, naku, ako yung halos imik ng imik. Wala lang siya, nakikinig lang siya. Tapos kung magsasalita siya, kaya nga dati pinagkamalan siya na bakla eh. Baka daw malambot kasi nga sobrang hinhin, tahimik, di masyadong nagsasalita talaga. Ngayon nga napag-joke-joke kung kaya natutuwa ko kasi may mga kaibigan siyang mga makukulit, solo kaya RP. At least na ano yung pagiging maimikin ni Marvin. Nako, buti nga nag-improve na yun. Nako, talagang mabuboringan kayo dyan doon. Pero ako hindi naman ako nabuboring sa kanya. Nung panahon di siya nagsasalita sa akin. Tuwa-tuwa lang ako. Natutuwa ako sa kanya. Pag hindi may sabi niya, Bebe, okay ka lang ba? Bebe, kawain ka na. Bebe, ano yung gusto mo? Bigas naman mamasyal. Talaga, mga ganyan siya magsalita. Diba? Pero at least, diba? Talaga sabihin pa nung iba mukha daw sa plato. Kasi lagi siyang seryoso ang mukha niyan. Kala mo inakakunot yung noog. Natural yan. Kaya sabi niya sa akin, gopings kasi si Marvin kahit nung panahonan niyang mga high school, college talaga. Tapos sinasabihan pa nga daw siya na suplado eh. Eh, syempre diba minsan nasasabihan suplado kapag yung mga hindi masyado nagsasalita. Hindi kasi rin yung mabarkada nun. May barkada pero yung hindi siya sumasama na... Hindi kasi siya nagiinom. Ako naman, hindi ako nagiinom, pero ang hilig ko sumama sa mga kaibigan ko, yung parang ang habol ko yung quality time, ganyan. Siya hindi. Wala naman daw siyang gagawin. Pero ngayon, sinasabi ko magsama-sama siya para naman ma-enjoy naman yung life niya. Paminsan-minsan, sige na kasi kain na ako. As after nito, so magpapahindag lang ako, tutulog na rin ako. Kasi may baka nung oras na naman tayo matulog. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!